pamilya aktor na si Daniel Padilla, usap-usapan ngayon sa social media dahil sa kanyang ginawa sa dating kasintahan na si Catherine Bernardo. Usap-usapan ngayon sa social media ang pagbati ni Daniel Padilla sa karawan ng dating kasintahan na si Catherine Bernardo na idinaan sa Japanese character. Ilang buwan na nga ang nakalipas nang kumpirmahin ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla o kilala rin bilang Katnil na hiwalay na sila matapos ang mahigit isang dekada nilang pagsasama bilang magkasintahan. Sa Instagram story nga ng kapamilya actor, nagpost si Daniel Padilla ng typography art na selfie ng actress na nagdiriwang ng kanyang ika-28th birthday kung saan may mensahe itong happy birthday. Kita mo nga sa nasabing larawan na nakasulat sa isang Japanese character. Ngunit kapansin-pansin din ang sunflower emoji sa kaliwang bahagi ng bandang baba ng kanyang Instagram story na mas nagbigay pahiwatig na para sa kanyang dating kasintahan ang naturang post kung saan inaabangan nga ng mga Marites ang kasunod na kaganapan. Sa kasalukuyan nga ay wala pang sagot ang actress sa post ng kanyang ex-boyfriend. Matatandaan itong Pebrero, nag-renew ng kontrata si Daniel Padilla sa Kapamilya Network at sa kanyang contract signing event nga, pinasalamatan muli ni Daniel Padilla ang kanyang dating kasintahan na si Catherine Bernardo dahil sa kanilang journey na umabot ang higit kumulang isang dekada. Naayon pa nga sa pahayag ni Daniel Padilla na hinding-hindi mawawala sa kanyang puso ang mga magagandang memories, adventures at journeys sa kanilang pinagsamahan. Hindi ko pwedeng kalimutan si Catherine. Maraming maraming salamat, Catherine, sa ating maraming taon na pinagsamahan. You know, hinding-hindi mawawala sa puso ko ang magaganda nating memories at ating mga adventures at journeys na pinagsamahan. Thank you very much. And I'll wrap it up. At sa parehong buwan nga ay nag-renew din ng kontrata si Catherine Bernardo sa Kapamilya Network kung saan naging emosyonal ito nang balikan niya ang kanyang pangako noong 2020 na hindi niya iiwan ang kanyang home network. Sa mga tao na yun, so lahat na wala sa video, alam niyo din kung sino kayo. Hindi ko rin kailangan isa-isa. Last year was a very, very hard time for me. And it's so hard to find real friends in the industry. So eto lang, wala, pinrove lang nila na, you know, possible pa rin na magkaroon ka ng, makahanap ka ng mabubuting tao sa industriya, on and off cam, and good people, nandiyan sila lahat. They make my life lighter, they make everything so much better. Up until now, you know, I'm smiling every day, I'm excited to see them, I'm excited to go home to see my family, I'm excited to go out to meet them. And you know, hang out with my friends, sila yung mga nandyan, especially nung pinakakailangan ko sila. So, thank you for staying and thank you for being with me throughout all this. Nahihirapin na talaga to. We got you, Cam. We got you. Next to... Ngunit hindi nabanggit ng aktris na si Catherine Bernardo sa publiko ang kanyang dating nobyo mula nang kumpirmahin nila ang kanilang hiwalayan. At nitong mga nakalipas na buwan nga ay kanya-kanyang lakad ang dating magkasintahan kung saan madalas nga ang aktor na si Daniel Padilla sa ibang bansa, particular sa bansang Dubai kung saan dinalaw niya ang kanyang mga negosyo. At syempre, hindi rin nagpahuli ang aktris na si Catherine Bernardo sa kanyang mga activities. Bukod sa kinuha ito bilang endorser ng mga kilalang brand, ay nag-unwind din ito sa bansang Australia para umatin ng concert ng kanyang iniidolong singer na si Taylor Swift kasama ang mga kaibigan. At ilang oras nga ang lumipas matapos ang concert ay nagpost ito ng video clip na ang nakasulat sa kanyang caption post kung saan nagviral ang kanyang sayaw na tila may patama sa kanyang dating kasintahan. So hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa aking susunod na video. Maraming salamat.